Make Me Pregnant, Part 46. A Thorough Point of View. Kaibigan mo, tanong ni Rox na nakatitig sa akin ngayon. Yes, naguguluhang kong sambit. Alam ko namang naghihirap na ang hapon na yan, pero di ko akalain na magwi-waiter siya, pero napaisip ako, waiter nga ba ang trabaho niya dito o spinerer? Let's eat. Pagkatapos natin kumain, ipasyal kita sa shooting and firing range center, tapos daan tayo sa camp kung saan nagtitraining ang mga batang sundalo. Gusto mo? Nakangiting saad nito, kaya excited akong tumango-tango. Oo naman, turuan mo kong bumaril, hahaha. Feel ko, nag-twinkle ang mata ko dahil sa sinabi niya. Yes, of course, there's so many challenges that we should try in the shooting and firing range. I'm sure mag-i-enjoy ka. Nakangiting sambit nito habang nagsimulang kumain. Ganun na rin ang ginawa ko, kumain ako habang nagkukwentuhan kami. Talaga? Easy lang bang bumaril? Napatingin naman ako sa lumapit na si Kenji. Sinasalinan niya ang wine glass namin ng red wine. Pinagtataasan ko tong kilay habang kumakain ako, pero hindi niya ako binalingan ng tingin at seryoso lang ang tingin niya sa alak. For me, no. Pero kung baguhan ka, ay mahihirapan ka. Once na pinindot mo ang gatilyo ng baril, hindi lang sa harap ang puwersa, pati na rin sa likod. Kaya may tamang hawak para maiwasan ang aksidente. Inalis ko ang tingin kay Kenji at tumingin na lang kay Rox na ngayon ay nakatitig pala sa akin ng malamlam. Buong farm mo ba marunong humawak ng gun? Hahaha, I'm sure tinuruan mo rin. Nakangiti kong tanong. Yep, my dad is a Navy and my mom is a secret agent. My sister is a police woman while my younger brother is soon to be licensed detective. Gumalaw ang panga dahil sa nginunguya-nguya niyang pagkain. Hala, grabe naman yung family niyo. Pamilyang cool. Like grabe ka ang astig. Katulad mo rin ba ang mga kapatid mo? Gree ang eyes? Kuryoso kong tanong at sumubo ng pagkain ko. Yes, tumatangong sambit nito. Hope to meet them someday. Like, grabe naman kasi talaga, nasa lahi nyo na talaga, no? Namamangha kong saad. Yes, marami sa mga tito and tita ko, mga police officer and sundalo. Ang lolo kasi namin ay isang sundalo din. Sa side ng dad mo, tanong ko, pero umiling siya kaya halos malaglag ang pangako at ngumanguya na lang dahil sa sobrang pagkamangha. Both side ng farm ko. Wow, ang astig. So parang tradisyon nyo na sa pamilya na kailangan ganyan ang mga trabaho nyo. Nakanguso kong sambit sa kauminom ng wine. Parang ganun nga, pero nasa amin pa rin kung gusto naming sundin o hindi. He licked his lips and drank wine again. So ikaw, mag-asawa ka rin ng sundalo or police? Pang-aasar ko. No, umiiling na sagot niya. Ah, detective or secret agent. No, iano? Huwag mong sabihin katulad ng lola mo na tauhan ng mafia boss? Kunot noo kong tanong. He smiled at me kaya may lalo lang kumunot ang noo ko. No, I prefer nurse. Mabilis na sagot nito kaya napangiti ako. Ah, talaga? Bakit may napupusuan ka ng nurse? Sino kaya si Nurse Iria, Nurse Sati, or ibang nurse na na-assign sa ibang evacuation noon? Yes, nakangiting saad nito. Itiligawan mo na, kaso sayang lang kasi di mo na nasunod yung tradisyon nyo. But anyway, warrior, din naman ang mga nurse, taas noo kong sambit. Siyempre, nurse ako, dapat itaas ko ang bandira ng mga nurse. Ha ha ha.
Yes, actually the first time I saw her, na love at first sight ako. She is beautiful and kind and mas nagustuhan ko pa siya dahil sa katapangan niya. Diretso ang tingin niya sa mga mata ko at halos masamid pa ako sa kinakain ko dahil sa sinabi niya. Posible ba ako yung tinutukoy niya? Ah, di naman, nag-a-assume pero parang ako eh. Ah, ganon, hahaha. Awkward akong natawa kaya tumango lang ito. Yep, hahaha, in fairness talaga sa pagkain ha, ang sarap ng food ng Fortune. One of my favorite restaurant. Pang-iiba ko sa usapan para maalis ang awkwardness na nararamdaman ko. Yeah. Napatingin naman ako kay Kenji na nagsiserve ng mga food malapit sa amin. Kanina ko pa napapansin na kapag malapit sa amin, siya nagsiserve. Nakakapanghinala talaga eh. Wait lang ha. Magsi-CR lang ako. Oho, naiihi na ako kanina pa. Excuse me. Sambit ko na agad niya namang tinanguan. Sure, gumiti ako ng matamis at lumapit kay Kenji na ngayon ay busy sa pakikipag-usap sa customer na babae. He is good-looking and sobrang puti. Agaw pansin siya sa marami, pinagtitinginan siya. Especially girls, pero hati din kasi madalas na nahuhuling kung sumusulyap ang mga ibang babae at waitress kay Rox ng matagal. Saan ang CR niyo? Tanong ko rito, saka pinagtaasa ng kilay. Doon po, ma'am. Sininyasan ko siyang sumunod sa akin kaya napanguso ito at napakamot-kamot sa ulo. Nang makapunta kami sa harap ng CR, ay agad akong nag-cross arms sa harap niya. Pinasundan ako ni Rerno. Spy ka. Nakabusangot kong sambit pero nagmaang-maangan look lang siya. Ha? Bakit ka pasusundan ng pinsan ko sa akin? Hindi ako spy, lol. Nagtatrabaho ako dito. Giit nito na animo inosinti talaga. Bakit ka nagtatrabaho dito? As in dito pa talaga. Madiin kong wika dahil alam kong sadya yun. Ialam mo namang mahirap na ako. Tinitigilan ko mag-manage ng company total. Wala naman akong nakukuha ng pera doon. Bahala na, bumagsak yun para pagsisihan na ni mama at papa na pinutol ang card ko. Nakanguso niyang sambit na halatang nagpapakyut pero walang epekto sa akin yun. Duh. Yun na nga ang point ko. Wala kang pera at wala. Kaya spy ka ni Rare kapalit ng pera, diba? Pinaliitan ko siya ng mata at niniwian. Oh, judgmental ka sa akin at di naman ako mukhang pera. Malungkot na sad nito, saka pinagdikit ang magkabilang hintuturo. Di naman sa ganun, pero di ko lang gets bakit waiter pa. Madami kang mayayaman na pinsan, di ba? Yung iba may-ari ng hospital, kundo, airport at bar. Bakit di ka dun magtrabaho, Aber? Nagtiim ang bagang ko at napahawak ako sa aking batok habang matalim ang tingin ko sa kanya. Ayaw nila akong tanggapin. Napagsabihan na sila nina mami na huwag akong pautangin at bigyan ng trabaho, dapat daw maghanap sa mga di kamag-anak. Malungkot na sabi nito, nakala mo talaga totoo ang pinagsasabi. Inakapagtapos ka ng business ad. Bakit hindi ka pumunta sa mga malalaking company para dun magtrabaho? Halatang halata na to. Si Kenji ayaw pa umamin. Naku, parihas na parihas sila ni Rare na pahirapan umamin sa kasalanan. Grabe ka sa akin. Pareho na kayo ng best friend mo na nakakasakit na puso ang sinasabi. Gusto ko lang naman magtrabaho eh. Bawal? Sobrang nalungkot ang ekspresyon at boses niya kaya napagbuntong hininga ako. Sorry, hindi naman sa ganun. Kinagat ko ang labi ko at pinagsuklay ang buhok ko gamit ang kamay ko. Okay lang, naiintindihan ko. Sige na ba? Balik ka na doon. Ayokong matanggal sa trabaho eh. Sambit. Sabay ngiti ng mapait kaya parang bigla akong na-guilty sa pagbibintang ko. Kenji, hindi niya ako nilingon kaya bumagsak ang balikat ko at pinadalusdus ko muli ang kamay ko sa buhok ko.
Ngayon ay nasa training camp na kami at papasok pa lang kami, pero agad namangha ako sa mga nakikita ko ngayon dito, ang lawak-lawak ng lugar na to. "How long is Army basic training?" tanong ko sa kanya, saka lumilinga-linga sa paligid. "Basic combat training for all military occupation specialties in the Army last 10 weeks. Infantry and armor also last from 14 to 16 weeks depending on your soldiers." Most, sagot niya naman habang nakatitig sa akin. "Hala, mahirap. Matagal din pala, no?" Sambit ko nang may makasalubong kaming isang sundalo na may hawak na kape. "Aba, Captain Rooks, girlfriend mo?" Natatawang tanong nito, kaya ngumiti ako ng tipid. "Di." Tipid na sagot ni Rooks habang madilim ang tingin sa lalaking kaharap namin. "Sos, first time mong magdala ng babae sa camp eh. Nagdi-date kayo?" Pang-uusisa niya, kaya mahinang tinulak siya ni Rooks pero pabiro lang yun. "Yes, friendly date. Go and check your student." Mababang boses na sambit ni Rooks. "Hahaha, see you around, Miss Ganda." Natatawang umalis ang lalaki, kaya nagkibit balikat na lang ako. "Don't mind him, okay? Aasa rin tayo ng aasa rin. Pero kapag nasa mismong training area na tayo, ay wala nang mang-aasar dahil seryoso ng mga tao doon. Di na sila nagbibiro dahil nga may training." Sambit pa nito at patuloy kami sa paglalakad. "Hahaha, okay. Yeah, you know what? Ang Pilipinas lang walang mandatory military training. Far from the other countries like Korea, USA, and many more." Sambit niya, papunta kami ngayon sa mga satang sundalo na nagpo-push up. Oo nga eh. Kaya nung nagkaroon ng issue ang China at Pilipinas sa agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea, talagang nakakatakot kung nagkaroon ulit ng gira. Talong-talo tayo dahil kunti ang bilang ng mga Pilipino na may kaalam sa paghawak ng baril. Sambit ko habang dumadapo ang paningin ko sa mga nagpo-push up. Hindi kami pinansin ng parang teacher or general doon at seryoso lang tong nakatingin sa mga sundalong estudyante. Yeah, kaso maraming kontra sa panukalang yun. Iniisip nila na mas magiging delikado ang buhay nila. Then, toxic mindset. Naiiling na sambit nito at pinagpatuloy pa ulit namin ang paglalakad. Hanggang sa makapunta kami sa obstacle, gulungan, putikan at iba pa kung saan mismong nagtitraining ang mga sundalo. Oo nga eh, yung gusto lang nila na magtago sa palda ng nanay nila kapag nagkaroon ng gira. Natatawa kong sambit, kaya natawa rin siya. "Saan ka pala nag-aral?" tanong ko nang makabawi na ako sa pagtawa. "Premier Military School," sagot nito habang winawipe ang dumi sa isang lamisa. "So, for the aspiring future military readers talaga, ang school na yun?" "Yes. So, anong mga yun? Explain mo naman, Captain." "Hahaha." Sambit ko habang nakaturo sa isang papel na nakadikit sa parang posti. "Can I explain it in English?" Nabubulol ako kapag tuloy-tuloy na Tagalog eh. Ngumiti ako, saka tumango dahil bigla kong naalala si Rir. Kung paano siya mag-explain in English na nakakadugo ng utak. "Hahaha." "Sure. Haha. So let's start. There's basic combat training, often known as boot camp, the introduction to army service and where you will learn the traditions, tactics, and methods of becoming a soldier. Let's sit here first." Sambit niya, sabay turo sa kahoy na upuan sa gilid ng parang puste. "So anong matutunan sa basic na yun?" tanong ko at umupo sa upuan. "During basic, you learn how to work as a member of a team to accomplish tasks. You learn discipline, including proper dress, marching, and grooming standards. Most importantly, you'll be
instilled with the 7 core army values and the soldier creed. Tumatango ako dahil mukhang marami akong malalaman sa kanya about sa military world. Ah, so ano tong piece na yan? Tanong ko habang nakasulyap pa rin sa paper na nakadikit sa parang posti. Basic combat training comes in 3 pieces and lasts about 10 weeks. Depending on your military occupational specialty, parang sa pagiging doktor din. So then, after you graduate from basic training, you will undergo 2 additional pieces of training known as advanced individual training, where you will learn the job skills required of your MOS. Paliwanag nito habang pinaglalaruan ang dahon. Oo nga, so parang natagal-tagal din, no? Natama ang paningin namin at talagang nakakapangakit ang kulay niyang abo lalo na kapag malapitan. Yes, pero hindi gaano katagal katulad sa doktor. Iniwas ko ang tingin ko at lumingalinga sa paligid dahil baka makita ko na naman si Kinji dito or mismong si Rer. Parang mahirap talaga training nito kasi ito physical eh. Sagot ko at nilibot pa rin ang paningin ko pero wala talaga akong makita. Naalala kong medyo mahigpit pala ang siguridad ng training camp lang ito. Kaya posibleng hindi nakapasok si Kinji kaya wala siya. Yeah, but there's emotionally, yung tipong sasabihan ka ng mga masasakit na salita and mentally din, may mga challenges na kailangan mong gawin katulad na lang ng paghahanap ng nawawalang hidden treasure. Sambit pa nito habang pinapagalaw ang panga at pumungay-pungay ang mga mata. Oo nga, yung napapanood ko, ang astig kaya. Yeah, so let's start with the red piece, which is the first true pieces of becoming a soldier and adaptation to life in the army. During this piece, you'll receive your general orientation and receive your army uniform along with an arm issue haircut. Makinig lang ako sa pagpapaliwanag niya dahil talagang nakakatuwa dahil nadadagdagan ang knowledge ko, parang kapag kasama ko si Rir, mas nadadagdagan ang kaalam ko sa medical world. Pero bakit ko ba siya lagi binabanggit at iniisip ngayon? Hays, iris. In the white piece, you will begin training on your assigned weapon. Learn all the basic of rifle, marksmanship, maintenance, and engaging target at varying distances. During this piece, you also learn hand-to-hand training and how to prioritize multiple targets. Patuloy pa siya sa pagpapaliwanag and hindi naman ako na boring dahil mas sumayang ako lalo pat nang matapos siya magpaliwanag. Tinatry namin ang mga obstacle na ginamit sa training. Alasin ko na nang makapunta kami sa shooting and firing range center na ngayon ay inuumpisahan niya na akong turuan. So excited! Siyempre, ang una, shooters should wear protective shooting glasses and some form of hearing protectors while shooting. Sambit niya habang sinusuot ang protection niya. Yes, because exposure to shooting noise can damage hearing and adequate vision protection is essential. Sagot ko naman habang nakangiti. Binigay niya ang eye and hearing protection ko na agad ko na rin sinuot. So pangalawa, always keep the muzzle pointed in a safe direction. This is the most basic safety rule. If everyone handled a firearm so carefully that the muzzle never pointed at something you did not intend to shoot. Sambit nito habang tinuturo ang mismong dapat tamaan. Okay, sambit ko. Pinahawak niya ang gun sa akin at talagang namangha ako ng sobra dahil ang bigat at lamig ng baril kapag ikaw na mismo ang humahawak.
Give me that. Mamaya ka pa pwedeng humawak. Tuturuan mo na kita. Tumango ako at ibinalik sa kanya ang baril. So yeah, don't rely on the gun's safety. Treat every gun as truth. Can fire at any time. The safety on any gun is a mechanical device which, like any such device, can become inoperable at the worst possible time. Besides, my mistake, the safety may be off when you think it is on. Paliwanag nito habang ang gray eyes niyang mata ay naka-stick sa akin. The safety serves as a supplement to proper gun handling, but cannot possibly serve as a substitute for common sense. You should never handle a gun carelessly and assume that the gun won't fire just because the safety is on. Napatingin ako sa janitor na agaw pansin sa paglilinis dahil halatang hindi marunong mag-mop dahil mas nagpuputik ang pamilyar ang hugis ng katawan niya. Nandito kami sa loob ng firing range, tapos siya na mismong loob ng building na may glass or parang plastic na soundproof. Ang bintana at pader na pagitan namin ay janitor na pamilyar sa akin, pero kitang-kita ko na nakasombrero to at naka-face mask. Nagtiim ang bagang ko dahil alam kong si Kinji nga ito. Never touch the trigger on a firearm until you actually intend to shoot. Keep your fingers away from the trigger while loading or unloading. Never pull the trigger on any firearm with the safety on the safe position or anywhere in between safe and fire. It is possible that the gun can fire at any time or even later when you release the safety without you ever touching the trigger again. Naninig kong sambit ni Rox pero wala sa kanya ang atensyon ko. Be sure of your target what was beyond it. No one can call a shoot back. Once a gun fires, you have given up all control over where the shot will go or what it will strike. Don't shoot unless you know exactly. Pinutol ko ang sasabihin ko at inalis ang mga proteksyon ko kaya kumunot ang noo niya at binaba niya ang baril niya. Wait lang, may pupuntahan lang akong kakilala ha. Yung janitor kasi pamilyar eh. Mabilis na mabilis lang. Lumabas ako sa firing range at nilapitan ang janitor na naglilinis. Don't tell me walang-wala ka na talaga, Kinji. Kaya pati pagja-janitor pinatos mo. At talagang dito pa sa kung nasaan kami ha. Sarkastik kong sambit habang matalim ang tingin ko sa kanya. Yumuko lang ito at inayos ang face mask. Halatang halata na si Kinji dahil sa sobrang kaputian. Po? Sino pong Kinji? Nagkakamali po kayo. Pang-iiba nito sa boses na halatang iniipit niya. Nasa pamilya niyo na ba ang pagiging stalker ha? Remove your face mask and cap. Amoy Kinji ka. Ganyan na ganyan amoy ng perfume niya. And alam ko namang spike ka ni Rare. Hinila ko ang face mask niya at inalis ng cap niya. Hihi, hi Atara, ganda mo at. Nag-design pa to at pawis na pawis ang itsura. Kinji, yari kayong dalawa magpinsan sa akin. Gigil na sambit ko. Nakasakay na ako ngayon sa kotse na Rare and alas 7 na ng gabi. Kala ko ba may usapan tayo na hindi mo ako istok? Nagtaasan ko lang si Rare na seryoso ngayon na nagda-drive. Kanina, dapat ihatid ako ni Rox pero sinabi ko susunduin ako na Rare dahil yun ang gusto ni Mami. Wala na siyang magawa kung hindi pumayag. Sobrang naging masaya ako sa friendly date namin ang astig ng mga pinagagawa naming dalawa. Did you see me? Hindi naman kita inisto. Masungit na sambit nito.
Kanina pa siya simulang sindot niya ko, masama na ang timpla lalo pat nagkita sila ni Rox. Hindi ka nga, pero pinapabantayan mo naman ako sa pinsan mong hapon kay Kinji. Giit ko, saka siya inirapan. Binalingan niya ako ng tingin pero hindi matagal dahil nagda-drive ito. Look, our deals that I will not stalk you, pero wala naman akong sinabing hindi kita papasundan. Kinji volunteered himself to stalk you, but of course in exchange of money. Damn, that bastard, mukhang pira, di marunong magtago, nagpahuli pa. Iritadong sambit niya, kaya tinaasan ko siyang kilay. Wow, kala mo ikaw magaling, nasa pamilya niyo ang pagiging stalker. Inis na sambit, kaya biglang lumambot ang ekspresyon niya at mapungay-pungay na mata akong tiningnan. No, don't mad, baby. Malambit na sambit nito. I'm not mad, sigaw ko, saka cross arm at tumingin din ng diretso sa daan. Then why are you shouting? Mahinangon at malambing na sambit niya. Iwan ko sa'yo. Iritado kong sagot. Okay, I'm sorry. Let's watch the star. Stargazing, date, baby. I want to date you before I leave. Malamyos na sambit niya, kaya nanlaki ang mata kong tumingin sa kanya. Ha? Aalis ka? Gulat na tanong ko at halatang hindi ko nagustuhan ang sinabi niya. Yes, I'll go back to Paris. My contract in St. Calisa was done. Remember, I'm not permanent in St. Calisa because I'm just a change doctor. Uy, uuwi ka na? Babalik ka na? Kunot noong tanong ko. You'll be back? Ilang araw ka nawawala kung aalis ka? 1 week, baby. Bumagsak ang balikat ko at tumingin na lang sa labas ng bintana dahil sobra akong nalungkot sa sinabi niya. Mga ka-lovely, hintayin ang susunod na kabanata sa kwentong ito na magpapakilig sa inyong mga puso. At huwag kalimutan mag-like, share, comment sa ating video. At kung bago ka pa lang sa channel na ito, huwag kalimutan mag-subscribe at paki-click ng bell para ma-notify kayo sa mga bago nating upload. Maraming salamat sa inyong suporta at pakikinig hanggang sa muli. Ito ang inyong Ate Lovely. God bless and more power.